Ayun, so good day sa inyo guys. So cryptocurrency review ulit tayo. So meron tayong break on time. Kaya titignan po natin yung mga cryptocurrencies. So August 15, 2021. So tignan po ulit natin yung mga galaw kasi medyo bullish pa rin po yung ating mga cryptocurrency. So merong konting pullback ngayon kay Bitcoin pero 24 hours naman to. So madalas magbago yung price action. So yung overall pictures po yung ating tinitignan. So okay naman siya. Si Ethereum, meron din konting pullback. Dogecoin, okay pa rin galaw. Cardano nyo is talaga malakas. And then sa ngayon, ang winner po natin for the day is yung ating XRP. So, gumagalaw po siya. And then si Dent, yung isa sa mga highest gainers of the day naman natin. Okay? So, as usual guys, disclaimer po, sa ating stocks or dito sa ating cryptocurrency, for educational purposes lang po itong ginagawa natin na video. Kaya wag na wag mong gagamitin as a reason para mag-buy, mag-share all, mag-hold po ng mga cryptocurrencies kasi mas mataas po yung risk dito as compared doon sa ating PSE market. So, nakabase kasi yung mga cryptos natin mostly sa mga news. Fundamentals, okay din siya pag meron. Kaya lang kasi, ang lalakas ng spike. Kaya tignan mo muna kung papasok ka dito. Dapat yung ilalagay mo na capital dito is yung handa ka kahit medyo mawala siya kasi nga last time, di ba, yung mga cryptos natin bumagsak ng 50%, 70%. So magiging worthless yung pera mo kung hindi malakas yung convictions mo na magkaroon ng risk management sa kanya or yung capital na ilalagay mo is talagang hard-earned money. So pag-isipan mo muna bago ka pumasok dito sa ating cryptocurrencies naman. Okay? So tingnan natin kung ano yung mga updates natin. Ayan, so bago tayo kapatuloy guys, check mo yung ating Palawi Trader na crypto channel. So regularly meron tayong upload sa kanya, hindi naman daily. Pag meron lang time vacant sa kanya, tinitingnan natin. Kasi sabi nga sa inyo, nag-start na ulit tayo mag-review dito sa ating cryptocurrency kasi nga maganda na po yung galaw ng ating cryptos. So maraming good news na lumalabas. Medyo natapos na kasi yung mga negative news with regards doon sa control na ginagawa po ng China. Doon sa mga miners, sa financial institutions, and then marami ng mga good news na lumalabas. Ganyan naman tayo as a speculator ng market sa cryptos or sa PSE kasi trading yung madalas nating puntahan sa kanya, tinitingnan natin yung mga trend directions. And then gustong-gusto natin siya ngayon kasi uptrend. So, pwede tayong kumita sa uptrend sa downtrend dito sa cryptos. Pero mas madaling bantayan kung uptrend yung mga hawak po natin na cryptocurrencies naman. Okay? So, as usual, yung madalas naman pag-usapan is yung mga major cryptos po natin dito. And then, sabi ko sa inyo guys, kung gusto mo ng guide either dito sa crypto or dun sa PSE market, so meron na rin po. So, naglagay ako ng isang section dito sa ating Patreon. Dun sa mga gusto ng guide dito po sa ating cryptocurrencies, kung hindi ka pa masyadong marunong, is pwede rin naman. So, meron po tayong ginawa. Or kung dun sa PSE market, meron din po dito sa ating Patreon. And then, visit mo din, promote ko na rin, yung ating Bodega Peak na website. So, gumagawa na tayo ng website, guys. Para sa mga mahiling magbasa. Minsan kasi, hindi malakas ang signal sa YouTube. So, pwede rin naman dito sa ating website naman natin. Okay? So, yun ating mga plugging. So, tingin tayo ngayon dun sa overall pictures po ng ating cryptocurrencies. So, kay Yahoo Finance ako tumitingin kung sino-sino yung mga gumagalaw sa ngayon. So, ngayon, medyo nagda-drop itong si Bitcoin. Actually, nag-reach siya ng 47K. So, kahapon to or a few hours back kasi mabilis magbago nga itong crypto natin. Ngayon, naglalaro na lang siya sa 46,000. And then the rest, makita mo is green pa rin naman. Pero nag-umbisa na silang mag-red. So, sabi nga sa inyo guys, huwag mo nang masyadong damihan yung asset na hawak mo dito kasi iisa yung direction. So, ang tanong na lang, sino yung mas may catalyst para mas mabilis yung galaw? Pero pag bumagsak si Bitcoin, kasi lahat is interrelated sa kanya, bumabagsak din po yung mga galawan na kanilang mga charting. Ayan. So, ang winner natin for the day is ito pong si XRP. Tingnan natin yung mga news na related naman sa kanya mamaya doon sa ating technical analysis naman. Okay? So, tingnan natin yung ano, yung technical charting natin. So, si Binance guys ha, yung aking ginagamit na ano na pang-trade dito po sa ating cryptocurrency. So, marami tayong instructions dito sa ating YouTube. So, makita mo, meron tayong mga vlogs kanya. So, pwede mong i-check yan. Kung gusto mo ng referral code, naghanap kasi siya ng referral code. Pag mag-open ka is meron din naman dito sa description po ng ating videos naman. Okay? So, kung titingnan mo ngayon, balik ako dito sa Bitcoin. Nahin natin si Bitcoin. Makita mo,
sakto-sakto yung trading channel, di ba? So, kaya gusto ko yung mga trend lines, madaling makita kung saan po yung direction ng ating mga crypto. So, live itong trading na to, guys. So, si Binance. Pwede mo makita itong chart na to kahit wala kang account. So, type mo lang Binance. Punta ka dito sa trade. And then, yung classic or yung advanced. Itong tinitignan natin is advanced. So, madali mo na makita yung mga live na charting. So, ito din naman makita mo pag meron ka ng account dito ka Binance. So, dito na lang muna tayo. Titingin sa kanya. So, makita mo, yung RSI level natin, medyo nauntog pagdating dito sa overbought. Pero, since overall picture is uptrend, okay pa rin naman tayo sa kanya. Medyo nagdadrop nga lang siya ngayon. So, meron siya currently negative 1.75% na drop simula kahapon. So, nag-correct na pala ito kahapon, itong si Bitcoin naman natin. Pero, titignan mo naman, di ba? Okay pa yung MACD. Medyo nanghina yung MACD, pero open pa rin naman. And then, itong ating RSI, makita mo dito, is nandito pa rin naman malapit sa overbought condition. So, anytime pwedeng magkaroon siya ng spike, kagaya ng nangyari ngayon kay XRP naman natin. So, sabi natin, magandang abangan si Bitcoin pag medyo nag-bounce na malapit dito sa ating MA9. Hopefully, ganyan yung gawin niya kasi ganyan yung madalas niyang gawin. Ito yung pinakamalakas na support niya as of this time, technically. So, ito yung pwede mo maging basis kung saan ka pwedeng pumulot kasi nga medyo mataas yung price niya kung hindi ka nakasakay last time. So, hopefully, mag-bounce siya dito sa area na to. So, merong news dito si CNBC. Bitcoin just jump above 47K, so kanina or kahapon to, pero ngayon medyo nagpo-pullback niyan. Pero and could be on a straight path to 50,000 level ayon sa ating mga analyst. Kasi kung titingnan mo naman talaga yung trend niya, yung next resistance, di ba, yung guhit natin is nandito pa rin naman. Nasa ano na siya, 48.8K. So yan yung kailangan niya mabutas para pumunta na tayo sa 50,000 level. So, medyo malapit na yan, guys. Kayang-kaya ni Bitcoin yan. Basta merong good news or catalyst sa kanya. Pero sa ngayon, medyo nanghihina siya. So, ito naman yung projection ng mga analyst. Yung 50,000, mas ano pa to, talagang mas achievable pa kasi sinasabi ng iba na to the moon. Pero ito, sa short term, is tingin natin, kayang-kaya niya yung 50,000 level kasi medyo napag-uusapan na siya eh. Kasi ilang araw na, ilang linggo na po na umakyat yung price action nitong si Bitcoin naman natin. Okay, so next natin sa discussion is itong si Ethereum. So, tingnan natin ang nangyari sa kanya. Di ba, madalas siyang umakyat last time. So, tingnan natin ha. So, meron tayong drawing sa kanya last time. Ayan, oh, na-broke pala yung ano. Dino-drawing natin. Nag-rebound, oh. Kung medyo naantay mo siya pala sa MA9 or dun sa ating support, laki din na rebound na yan. So, sukatin natin. Malit lang yung chart natin, pero ang galaw na yan. Medyo malalaki po yan, oh, pag tinignan mo. So, halimbawa to, meron siyang price action na 8%. Diba sa PSE, hirap na hirap tayo sa 8%. Dito, mabilis lang siya. Kaya, kailangan i-manage mo din yung risk mo. Pero ngayon, nagko-correct din siya. So, sabi nga natin, sabay-sabay yung ating mga cryptos. Pero uptrend pa rin naman siya. So, intact na intact yung uptrend. So, siguro ngayon, kasi medyo marami na siyang candles, mas madali na i-drawing yung ano, trend channel natin. So, kakaiba talaga si crypto, di ba? Pag nakita mo yung galaw, hindi siya nagkakaroon ng mga higher lows. Madalas, kagaya na ito, nagkaroon siya ng mga higher lows. Pag medyo na-hype sila, dire-diretso po na umakyat. And then, pag tinignan mo yung RSI, nag-pullback na itong si ETH. Di ba? Sabi natin last time, ayaw natin bumili kasi nga medyo ano na eh, nasa taas na yung RSI, 80 plus na. Kaya tignan mo yung mga hawak mo pag medyo RSI 80 plus, medyo marapit na siyang mag-correct. Ang nangyari naman, nag-correct nga siya last time pero nagkaroon pa siya ng ano, ng rebound. So maganda yung galaw niya. So dito, parang meron na tayong divergence. So yung RSI medyo mahina, yung price action is pataas. So tingnan natin, baka warning sign na to kay ETH kasi ang laki na eh. Sobrang laki na ng ginalaw nitong si ETH, nasa 84% na siya in just 3 weeks ng trading naman natin. Kaya ang ganda ng opportunity dito sa ano eh, sa cryptos, okay yung mga ano natin nakikita, pero yun basta magkaroon ka pa rin ng ano risk management naman sa kanya. So tingnan natin yung news, galing to kay CoinDesk. Ang sabi naman niya, market trap, Ethereum keeps burning and price is hot. Ayan, so nagbo-burn pa rin pala itong si Ethereum natin. So hindi ko nakuha kung ilan yung kailangan niyang i-burn bago huminto ng pag-burn ng coins po itong si Ethereum. So ang sabi dito ni Francis Yu saka Brad Bickyun, Bitcoin's price
rose Friday back above 46,000 after dipping as low as 43. The largest crypto may buy market value was trading close to its highest level. So, medyo maganda itong si Bitcoin. So, ito naman, what lies ahead? Yung sabi natin, so dalawa kasi itong pinag-uusapan dito, si Ethereum at saka si, ano, si Bitcoin. What lies ahead? In an interview this week, Bloom said the 50k level may prove more difficult. So ito naman, medyo bearish naman yung isang nagre-review para kay Bitcoin pala to. For Bitcoin to break through, Dan made the cryptocurrency sword past the level earlier this year in route to the all-time high price of 65,000. So ito naman, 65k naman yung nilalagay naman niya. Ayan. So medyo wala pala dito si ano, si Ethereum, pero ito lang pinaka ano niya. So alam mo na yung pinaka pinag-usapan natin sa kanya last time, di ba? So sabi natin, nagkakaroon ng burning. So, the largest cryptocurrency by market value was trading close to its highest level in more than 2 months naman natin. So, alam mo na, di ba? So, yung pa rin naman yung pinag-usapan natin last time. Yung update na ginagawa dito kay Ethereum. So, pinapaganda daw siya. Kaya nakakaroon po ng mga burning. Pero yun nga, syempre, sabi natin, mababawasan yung supply. Yung demand is ganun pa rin or tumatas yung demand. So, most likely, aakyat yung price nitong si Ethereum. Pero pag tingin mo sa technicals, parang pagod na siya. Tingnan natin ha, kung last na to, pwede mo naman maging guide yung RSI. Pag ayaw na talaga umakyat dito sa trend lines na ginugwit natin, maybe it's time to take profits na kay Ethereum kasi alaki na rin naman ng ano, ginalaw ng kanyang price action naman. Okay, so next natin, yung isa sa mga sikat ngayon, itong si ADA USDT. So, nagpa-profit taking din. Ayan. So, akala ko, pupullback na to eh. So, ang laki na ginalaw niya. Nag-crown na siya ng ano. Ayan o. So, tamang-tama. Classic na classic sa technical charting, candlestick reading. Meron siyang tweezer top. So, premonition na medyo mahina din itong si ADA. Pero, tingnan mo naman, di ba? So, laki. Grabe o. 40% in just a few days, di ba? So, na-miss out ko sa kakasunod sa RSI natin kasi sabi natin medyo overbought pero nag-overbought pa nga itong si ADA naman natin. Pero parang hindi ko na nagugustuhan yung candle kasi masyadong mataas na. So, nandito sa resistance area and then tweezer tops naman siya. So, maganda, mag-correct muna siya. Mag-retouch, malapit dito sa MA9. Pwede mo maging guide yan. And then, pwede na tayong mamili ulit sa kanya dito kung hindi pa rin naman nawawala yung optimism dito sa ating mga cryptos naman. Pero sa ngayon, mukhang iwas muna talaga. Wait na lang sa tamang opportunity. So, mahirap matsambahan minsan yung mga galaw ng ating mga cryptos. Pero, gamitan mo na lang ng tamang technicals para hindi ka maligaw kung ano yung pwede mong gawin naman sa kanya. Ayan. So, meron tayong news sa kanya dito. Galing kay marketbusinessinsider.com. So, ang sabi niya, Cardano's ADA spikes another 16% as its smart contract update gets an official release date. Ayan. So, meron na pala siyang date. Kaya pala medyo umakyat na siya eh. Kaya medyo ano na siya eh. Naging optimistic na yung ating mga traders. Balikan natin yung date. So, Cardano's ADA token soared 16% on Friday as investors prepared for its smart contract update. Ayan. So, meron na siyang date. Ito, abangan natin sa kanya kasi pag natuloy na to, most likely, meron na namang run-up. The network's developer announced a September 12 release for its Alonso Purple upgrade naman. Ayan. So, pwede natin basahin to, yung pinaka-details ng news na to. Pero kung magbe-base lang ako sa technicals, antay-antay na lang muna ako kay ADA kasi mga bearish candles yung nakita natin. So, hindi pa naman ganun. Pero yung volume niya, makita mo yung volume. Talagang medyo paakyat po yung ano. Yung galaw po ng volume nitong si ano si ADA naman natin. Okay, so okay yung RSI, okay yung MACD, pero yung candle is hindi na siya masyadong maganda tignan kasi nga tweezer tops po yung nakita naman natin sa kanya. Okay? So yun po yung ating nakita sa kanyang technicals. Si Dogecoin. Ayan. So di ba sabi ko sa inyo guys, kung sumusubaybay ka dito, so bumili tayo 0.277. Kung di ako nagkakamali, yung average price ko sa kanya. So, ngayon, meron na tayong gain sa kanya. Medyo mabagal itong si Dogecoin natin ngayon. Pero makita mo naman, uptrend din po siya. So, malaki yung chance na gagalaw pa siya. Kasi nga, nakabreak na siya dito sa ating MA100. And then, overall picture, kung magdodrawing ako ng trend channel, is okay pa rin naman. Maganda yung galaw, makita mo dito. So, uptrend pa rin naman siya. So, nauntog-untog siya sa resistance.
parang hirap siya, no? Pero naka-break na siya, yo. Oh. Ayun, oh. So, yan na yung support. And then, lagyan natin yung resistance. Ito na, medyo maganda yung upside. Ayan. So, dito na siguro ako magti-TP pag medyo umabot na siya dito sa malapit sa 0.4 level. Para sa mga pullbacks naman. So, magpo-pullback din naman itong mga ito eh. Kaya nga lang, opportunity ulit pag nagkaroon siya ng pullback. Ang maganda lang, mauna ka muna sa kanyang makalabas bago siya magkaroon ng pullback kasi medyo malakas din po yung mga pullback pag malalakas yung mga previous na run-ups ng ating mga candle. So, okay pa rin yung volume. Medyo mataas pa rin. Ganun din po yung ating MACD, yung blue line is nasa ibabaw pa rin ng ating pinaka-red line naman sa kanya. So, meron ba ako nakitang ano? Meron akong news dito eh. Galing kay Bitcoin.com. Elon Musk and Mark Cuban see Dogecoin as the strongest cryptocurrency for payments. Ayan. So, hinahype na naman pala itong si Dogecoin. So, 2 bilyonaryo na yan, ha? Elon Musk at saka si, ano, si Mark Cuban na nagsasabi. So, Tesla CEO Elon Musk and Shark Tank star Mark Cuban see Dogecoin as the strongest crypto when it comes to using it as a means of payment. Ayan. So, lalo na pag ginamit itong si Dogecoin talaga. Elon Musk agrees with Mark Cuban that Dogecoin is the strongest medium. And then, so, eto kasi si Mark Cuban, di ba? Baka gamitin niya sa kanyang basketball team, di ba? Malay mo naman. Sabi ni Elon Musk, so, I've been saying this for a while. Mark Cuban says Dogecoin is the strongest crypto as a... hindi natin nakita yung... Though may consider Dogecoin to be a joke, billionaire investor Mark Cuban says, it has a unique use case over other cryptocurrency. So, syempre, na-hype na kasi siya eh. So, yung attention is nandito na kay Dogecoin. So, madali na lang siyang pitikin basta meron siyang mga catalyst na lalabas naman. Ayan. So, kaiba si ano, diba? Nasabi ko naman sa inyo, kaiba itong si Dogecoin sa ibang cryptos. So, kasi yung supply niya is unlimited. So, dumadami lagi ito si Dogecoin. Hindi kagaya ni Bitcoin, limited yung supply. Kaya yung pag-akyat ng price niya, talagang ano, hindi, mahirap pigilan pag umakyat siya. Kasi pag yung demand nandun, limited yung supply, akyat yung price. Ito si Dogecoin, yung supply kasi is unlimited. So, lagi meron siyang supply. So, nakadepende na lang sa market demand kung pipitik yung ano. So, pero pag hinipe ng mga bilyonaryo, talaga lumilipad din itong si crypto natin na si Dogecoin. And then si XRP, ba't kaya ang ganda ng galaw nitong si ano? Pumitik siya ng 20%, di ba? Tingnan natin na. So, kung meron kang XRP, congrats ha. Kasi ngayon, nasa ano na siya, 19.96. Parang very strong pa rin siya. And then yung RSI mo, pag sinukat mo siya, parang gusto pa niya gumalaw. Nasa 83 pa lang. So pag normally pag ganito mga umaabot naman ng mga ano 90%. So malapit na siya sa kanya resistance, most likely i-revisit na 'yan 1.6. So meron pang kaunting upside na nakikita tayo dito kay XRP. Hindi na pwede yung ano, ah, hindi na pwede yung technicals kasi parabolic na siya eh. So mostly sentimental na siguro yung kasunod nito. Meron siyang news dito eh. Sabi dito kay ano kay Cointelegraph, XRP chart triggers sell-off warning price after price explode by 54%. So, nakabenta siguro si ano, itong author natin. So, umakit pa rin naman siya eh. XRP price has bounced back from its July lows but some indicators are starting to suggest okay na yung rally. So, ayan, oh, overbought na. So, pares din yung nakikita ng analyst natin dito sa kanya. Nakaroon siya ng surge. XRP price almost surged to 3 months high following a strong uptrend continuation on August 14. So, wala siyang explanation dito, no? Mostly, technicals din si, ano, itong author natin dito kay Cointelegraph naman natin. So, okay pa rin yung galaw, guys, ha? So, yung support na lang kung hanapin mo, hanapin natin siya. So, kung saan nagkoconsolidate yung mga action ng prices, yan yung ating support, mga 1.16. So, kung susukatin mo siya, kung gusto mo siyang pasukin, so, bukan natin, ha? Sukatin natin yung galaw. Medyo malaki pa yung upside, yung risk malaki din siya pero mas maliit siya. So mga nasa 12%, ayan. So yan yung reward mo kung okay yung galaw, and then ito naman yung pinaka-risk mo pag medyo ayaw yung galaw niya. Ayan. So mahirap naman paipit pag ano, di ba? So anyway, okay na yung galaw niya, so naka-recover na siya kagaya po ng ibang cryptos naman natin. And then itong si Dent, yung pinag-usapan sa ngayon. Pag tinignan mo yung mga top gainers, ayan, oh, si Sanyo na una,
Pero si Dent yung nakuha natin na ano, isa sa mga high flyers ng atin, ha. Baka nag-correct na itong si Dent, eh. Meron siyang 13% nag-correct na yata. Ayan, so medyo nag-correct na pala siya. Kasi yung run up niya, ito naman kaya naging ano siya, hot na crypto. Ayun, oh, tatlong araw 83%. So ganyan po sa cryptocurrency, kaya nagugulat na lang tayo pag nag-i-spike yung mga ano, yung mga hawak natin. Kaya nga lang, syempre yung risk mataas na. Yung RSI is overbought, 94 na. Medyo malapit na itong si Dent. So ang posibleng pwede mong gawin, shorting yung pwede mong tutukan sa kanya. Nauntog siya dito, medyo nag-resist sa point 009. So yung mga values niya mababa. So and then yung support natin sa kanya, kung sakaling naghanap ka ng bounce malapit dito sa area na to, 0.007 naman yung ano, yung galaw nitong si Dent naman natin. So itong si Dent, wala akong makitang news, hinanap ko na lang kung ano ba itong si Dent. Dent coin is a new cryptocurrency that promises to disrupt the mobile data industry in the world naman. Ayan. So gagawa natin to, guys, yung mga ano, explanations, sino si Dent, sino si XRP, sino si Ethereum. So yun yung plan ko sa kanya dito sa ating channel. Ilalagay ko dito sa mga sections para pag pumunta ka dito, meron na tayong complete na information naman sa kanya. So anyway, wala tayong nakita news, most likely price action yung ano, nagpapagalaw dito kay Dent. So yan yung mga expectation natin sa kanya as of now naman. So abang na lang ako dito sa support kung ano, kung medyo mag-pullback siya, kasi ano, bearish na yung candle, eh. So mahirap nang sumabay pag ganyan yung mga nakikita natin na candle. Pero meron siyang momentum kasi yung volume nandyan, pero RSI 94, so ingat na lang. Kung medyo bago ka pa sa trading, gamitin mo yung mga RSI as a warning sign. Pag overbought masyado, malakas yung pullback ng ating mga cryptos naman. Okay, so short review ulit. Habang inaabangan natin kung sino yung next na hype, next na pwede tayong kumita ng passive income dito sa ating cryptos naman natin. So balik tayo kay Bitcoin. Kung siya yung magiging basis ko, parang PSE ay sa market, sa PSE. So meron siyang in-expect na pullback in the short term kasi 2 days na, eh. So most likely sa isang araw pa, Monday or Tuesday, gaganda ulit yung galaw nitong si Bitcoin. So wala pa naman siya negative news. So kung wala negative news yung cryptos, alam mo na, pipitik at pipitik po yung ilan naman sa kanila. Ayan. So opportunity sa atin as a trader, hahanapin lang natin sila. So madali lang naman hanapin dito, eh, kasi makita mo na dito yung mga top gainers and then yung mga top losers. So nandito din. So makita mo yung mga top losers. Ayan. So iwas-iwas ka na lang sa mga losers or i-short mo na lang sila. Yun naman yung magandang galawan. Tignan mo si GTO, di ba? Pinag-usapan natin last time, pero ngayon nag-pullback na siya. Ayan yung drawing natin, oh. Nag-resist na siya. So medyo malakas yung resistance, so nag-pullback. Kaya magandang abangan naman to sa mga support. Hanggat bullish si Bitcoin, sabi ko nga, gagalaw at gagalaw po yung ating mga cryptocurrencies naman. Okay, so yun lang yung review natin, very short. So i-update ko kayo, guys. So follow mo lang ako dito sa ating YouTube channel na Crypto, doon sa ating PSE Market, pwede rin. Yung ating Bodega Peak, so pinopromote natin, website para sa mga stock traders later on, crypto traders. And then yung ating Patreon sa mga gusto po ng guide dito po sa ating market naman is pwede po. Meron ako nilagay dito na ano, para sa mga team crypto naman natin. Okay po, so yun lang. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at pakikinig.